Ang pangagiging computer shop niyo? Hindi mo nun, sabi ng asawa ko, hindi niya asawa. Wala ko kami kasalanan dyan eh, nagpapalaro na kami. Hindi, papapagay ko yung computer shop niyo, bumalunta ko tayo. Please subscribe niyo ako sa iba pang YouTube channel. Please follow niyo ako sa iba pang social media account ko. Lalo na sa TikTok ko yun. Oh yeah! What's up? Kamusta mga ka-reveal? Gamit ka sa tulo here. Ang may pinamlas na pwersa sa buong Kalawakan, Batete. Hoy mga ka-reveal, may nakita akong post sa Facebook. No? Gusto ko rin sagutin kasi naka-relate ako dun sa post ni ka-reveal. Okay. Sabi kasi nung magulang, ako na, na-experience ko na yun eh, sabi. Dahil dyan sa computer shop nyo, natutong mangupit yung anak ko. Kung ano yung isasagot natin dyan pag sinabi ng magulang. Yan, pag-usapan natin yun. Okay, so, ganyan natin yan. Let's go! Alam ko ito. At yun na nga no, mga ka-reveal. Huwag ko sumigaw, boy. Yung may sigaw ko. Sabi ni ka-reveal, tanong lang po, sinabihan po kasi ako ng aming kapitbahay na kayo, natutong magnakaw ang mga bata dahil sa internet. Ano pong pwede natin isasagot? Salamat po sa lahat. Natuto daw, mangupit ang bata, o magnakaw, yun na rin yun. Dahil sa computer shop o PisoNet. Ano pwedeng isagot? Anong sagot mo doon sa magulang na nagsasabi nito? Sabi mo, ma, nagpipisonet lang naman ako dahil sa pag-a. Hindi, ako bantay, di ba? Ikaw nagbabantay sa computer shop natin. Sumugod yung nanay. Tapos sabi, alam nyo yung anak ko, natuto magnakaw o nangupit ng pera dahil dyan sa computer shop niya, PisoNet eh. O, ano masasagot mo doon sa nanay? Ko, o tatay o magulang? O, nay, wala. Oh, sige. Nay, wala po kaming kasalanan sa anak nyo. Anak nyo po ang may problema kung bakit kayo nangupit. Hindi po namin... Ano na? Anak nyo yung... May problema kung bakit siya nangupit. Okay. Okay, wala po kaming problema dyan. Ang anak mo po ang may problema. Hindi po namin siya in-inspire or talagang tinuruan? Hindi namin tinuruan at saka ano? Hindi namin sinabi? In-acknowledge na utusan. Mag-upit para makapaglaro sa aming PisoNet. Okay, sariling intention niya po yan, Nay. Wala po kaming kasalanan dyan. Kaya, Nay, pasensya na po, kung ayaw niyo po makupit ang nalit, huwag niya na po palaruin dito yung anak niyo. Wala po kaming kasalanan dyan. Pero, yung anak niyo po ay sufi na po namin. Kaya, meron po kaming tiwala sa kanya. Kaso nga lang, yun po, nangungupit po sa inyo. At anong gagawin mo para... Makikusap po na maayos in proper manners. Eh, pag sinabi, iban niyo na anak ko! Ganun. Ano? Iban! May panyo na anak ko! Yung papalaro nyo dyan, ha? Yeah, gagawin mo na. Nay! Sabi ko, Nay! Noy! Noy! Sasabihin ko, ano, di naman ako tatanggi. Sabi ng ano, sabi ng nanay ng player eh. Sasabihin ko, sige po, Nay, may make sure ko po na hindi ano, na iban po dito. Okay, pag... Na hindi na palalaro yun. Kung yun ang palalaro yung anak ko dyan, ha? Sige po, Nay, wala po kami kasalanan niya, pero sige, susundan ko po kayo. Okay, pag dumating dito yung bata ulit, sabihin ko, oy, Toy, bawal ka na dito. Nagpaanong ka ba sa nanay mo na ano na... Toy, eh, no? Pupunta ka dito, Toy. Patingin nga pa, alam mo, kinupit mo ba yan, Toy? Siyempre, papaano mo muna, papalaro, ipabalik mo na mga ilang araw. Pag ano na, pag nag-lesson learn na, pwede ka nang palaroin dito. Diba? Pwede, sabi, wag na nga daw palaroin, ba't papalaroin mo? Pag nag-lesson learn na nga, pag pinayagan na ng nanay. Okay. Diba? Tama. Okay? Yan! At yun nga ng mga ka-reveal. Okay, nakita ko ito sa Facebook, no? Tanong lang po, sinabihan po kasi ako ng aming kapitbahay na kaya natutong magnakaw ang mga bata dahil sa net, ano po pwede natin sa ito sa lang. Pinapalanggi pa kami. Basta alam nga nangyayari sa anak nila. Nangyari, hindi kumakain, diretso sa computer siya. Tapos, nangyari, hindi pumapasok sa school. Sinisisi nila yung computer shop. Di ba? Sinagot ko eh, sabi ko, bakit hindi nyo wala kaming ano diyan na kasalanan. Muna nagpapalaro lang kami. Hindi ko naman alam na nanakaw niya o kinupit niya yung pera na pinalalaro. Kasi kung alam ko yan, hindi ko papalaruin yan. Okay. At ang may kasalanan yan, kayo. Kasi hindi ko sinabing diretso. Sabi ko, kayong nanay magulang yan, dapat kayong nagbabantay dyan. Wala kami kinalaman dyan, no? Hindi.
sabi, Papa, parang yun namin computer shop yun. Gumulong. Bala kayo, kung parang gig kayo, eh kami, mapalaro lang kami. O, ganon. Ngayon, kung kumupit yan, hindi namin inutusan yan na, o kung ano man na, mangupit ka, tapos parang maglaro ka sa computer shop namin, opisina eh, para kumita kami. Hindi, no, hindi. Sabi ko, hindi. Ngayon, sabi ko, kung gusto nyo, hindi na namin papalawin yung anak nyo, di ba? Ah, sige, huwag nyo na papalawin yung anak ko. Sige, oh, ganun. Di ba, kasi kami nagpapalaro lang dito, hindi kami nag-ujok na mangupit ka ng pera. Sa magulang mo, parang may panlaro ka, hindi, oh. Or yung iba, sinasabi, sinasabihan ko lang na huwag pumasok sa school. Okay, naisingit ko lang yun. Kasi halos parehas eh, no? Basta kung ano man yung ginagawa ng anak nila, sinisisi sa computer shop of business. Sinasabi ko doon, sa nanay na ganun, hindi ko alam na pinukupit niya yung panlaro niya. Misal nga, sinasoli ko pa eh. Gusto niyo, soli ko yung pinalaro eh. Soli ko, para tapos na. Oo. One time, sabi ko, eto, naka 2 hours siya, eto yung 20 pesos. Hindi wala siyang masabi. Tapos, sabihin ko, hindi ko na palalaro yung anak niyo para hindi na tayo magkaroon ng problema. Kasi malaking ano pa yun eh. Epekto eh, no? Kasi kung papalaro mo pa yun, nangupit ulit, maapektuhan ka. Isang player lang naman yun eh, di ba? Yun. Ako, pagka ganun, pag sinabi ng magulang na huwag palaro, hindi ko na pinapalaro talaga. Hanggat hindi pumupunta yung nanay o tatay na binabawi yung huwag palaroin. May player kami mga kalpil na bumalik. Una, binan eh. Pinaparanggay kami, no? Hindi, naglaro. Hindi, kwenta ko. Doon sa labas ang computer shop. Maaga, mga 8. Hindi naman, masyado maaga, Sabado. Dalawa na ko, ito ko na ito, TikTok ko eh. Tsaka dito rin sa labas. Dalawa sila, magkapatid. Bata pa eh. Hindi naman ganun kabata, mga grade 6. Laro sila, alas ko. Laro sila. Mga after 10 minutes, dumating nanay tatay. Ano ka na ba dyan? Sabi, oh. Di ba kamakain, nandiyan na kayo? Sabi yung tatay, bilt na bilat. Eh, ako nandito, asawa ko nandun. Parang gigay ko computer shop niyo. Hindi mo nun, sabi yung asawa ko, hindi yung asawa. Wala ko kami kasalanan dyan, eh. Nagpapalaro na kami. Hindi, papakigay ko yung computer shop niyo. Gumulang tatay. Humura pa eh. Ngayon yung nanay, tahimik. Yung tatay pa yung mabunganga. Oo. Oh. Tapos, ngayon yung si Joka, ito ni Nathan, lumabas. Kasi yung bunganga, mumura pa. Hindi, yung computer shop niya. Kaya hindi ko makain yung anak ko eh. Gaganong ko. Pinisinisisi kami. Habi, andito ako eh. Tinago ko ng kapatid. May nagwawa lang tatay doon. Habi, ha? Labas ako. Paglabas ko doon, wala na eh. Ang nangyari, bago ako pumunta doon, ngayon yung asawa ko, sabi doon sa dalawa, magkakta kayo, sabi. Yung tatay nyo, nag-ano, bubunga. Sabi nung tatay. Papapanggay kayo, computer shop ko. Sabi ng asawa ko, hindi, papapanggay kayo. Hindi, pinakot ng asawa ko yung dalawang player. Tapos, yung dalawa, nanay-tatay. Yung nanay, tahimik, yung tatay mabunga. Baliktad eh. Bading ata yung tatay. Di, muwi na. Sabi, pumunta ka doon, sa labas. Ngayon yung kapatid ko nakasar eh. Parang gusto niyong banatan yung tatay eh. Yung mabunga nga eh. Yung kapatid ko na eh. War freak. Nangingay kasi. Eh wala naman kaming kasalanan doon mga kalibin. Kasi yung naglalaro, hindi naman namin sinabi na gumising kayo makagat. Tapos diretso kayo huwag kayo kumain. Huwag kayo mag-almusal. Diretso kayo sa computer shop namin. Hindi naman kami ganun, di ba? So wala kaming kinalaman doon. Sinasabi ng asawa ko, wala kaming kinalaman dyan ah. Diba? Dapat kayo nagbabantay dyan sa anak nyo. Sabi nung tatay, hindi, papapakagin ako yung computer shop nyo. Gumagano lang. Tapos, malis na. Malis na yung dalawang tatay. Tsaka, maya-maya, andun na ako eh. Kung dumating na barangay, mahalibin. Kasama pa katang pulis eh. Pagkakaalala ko yun. No? Siya yung mayroon ng computer shop. Doon na yung barangay, tanong. Ako, ay, may reklamo ko sa barangay. Kasama ka. Sige, oh, abin mo. Tinago yung kapatid ko, si John. Hey! Liga, sa mama ko, ikaw nakakita eh. Yung asawa ko, di ko na sinama, high blood yun eh. Dalawa kami eh. Yung pumunta ko sa barangay, nandun lang yung nanay. Yung tatay, wala. Ang angas, pero pagdating sa barangay, wala. Di dumating kami doon, sabi nung nanay. Ay, hindi, pagkadating doon, sabi ko sa nanay, ano ba yung problema? Sabi ko, yung dalawa ko kasing anak, wala ko kami kinalaman dyan. Sabado ngayon, wala naman pasok. Yung dalawa niyong anak, naglaro sa amin ng pusa. Hindi naman namin, ano yan, wala kaming alam. Sabi nung nanay,
huwag niyo nalang palaruin. Yung nanay, maani, relax eh, chill. Yung tatay, high blood. Eh. Pero wala doon ha, sa barangay, natakot eh. Sabi nung nanay, huwag niyo nalang palaruin sa computer shop niya, banyo. Sige, baban namin. Diba bakit pinabarangay niyo pa kami? Tapos sabi nung nanay, sa kapatid ko, isi ka lang, kuya, sabi ni Jokar, ko kapatid. Hindi ko, yung asawa niyo, ano eh, mainit eh. Hindi, sabi, kuya, pasensya ka na siya. Eh, asawa niyo, ano eh, mainit. Sabi ko, okay na ho ba tayo? Kasi, pinabarangay niyo pa kami, wala naman kaming kasalanan. Sabi nung barangay tayo, hindi, umano ka lang dito, pumirma ka lang, para katunayan na hindi mo na sila papalaruin. Yung anak nila, sabi ko. Pwede naman nung ano, hindi ko na papalaruin na, hindi na ako magsusulat yan para tapos na doon. Hindi, pumirma ka lang. Sige, okay. Pumirma ako. Yung dalawa, pangalan nilagay, tsaka pumirma ako. Na hindi ko na papalaruin yung dalawang yun. Pag pinalaro ko pa, mayayari yung computer shop namin. Ano ba? Wala pa to eh. Kinabukasan, mga kalibig, dumating yung dalawang bata. Kaya, palaro kami. Paano wala nangyari? Papalaruin ko kayo. Galit na galit niya yung tatay niyo sa amin eh. Nagmumura pa eh. Tapos papalawin ko kayo. Pinaban na nga kayo. Sabi ng dalawang bata. Hindi kuya, pinayagan na kami ng magulang na. Pinayagan na. Kahapon yung galit na galit eh. Abi. Sige na kuya. Gagawa kami ng assignment eh. Hindi. Abi ko maraming computer shop niyan. Doon kayo mag-computer. Abi ko mamaya ma-yari pa ako eh. Nakapirma nga ako sa barangay na hindi ko kayo papalawin dito eh. Ban kayo eh. Sige na kuya. Abi. Hindi nga pwede. Abi ko ako mayyari eh. May dala pang notebook, yung gagawa sa inyo. Kung gagawa ko yung assignment, okay yan, kaso nakasulat ako sa barangay doon. Intindihin nyo rin, ha? Band na sila. O, intindihin nyo naman ako, sabi ko, gusto ko sana kayo eh. So okay mo kayo, kaso eh, nakapirma ako doon. Paano naman ako? Hindi kuya, pinilagin na may gumanon. Pinilagin na kami. Hindi nga, sabi ko, nakapirma ako doon sa barangay. Eh, kung mayari na naman, yung tatay mo mag-init na naman, di ba? Pwede ba kuya yung ate namin pumunta dito? Sabi, o sige, pwede, ate. Uwi, nakasamong ate. Kuya, okay na yan. Sabi, ano, pumayag na yung magulang. Sabi ko, ganun-ganun lang ba yun? Galit na galit na sa amin, tatay mo kapon, mura ng mura. Ay, kuya, pasensya ka na. Sige na kuya, para kumpitin mo yung kapatid ko, gagawa sa amin yan. O sige, ganito, sabi ko. Nasusulat ako dito, pipirmahan mo, ate. Kasi ayoko namang magkaroon ng problema. Binong, sige, kuya. Pinapayagan ko na, ang pangalan mo tayo, na si, ano yung pangalan, ilagay doon. Mm-hmm. Tayo, pirma mo. Sige, kuya. Pinirma niya. Okay. Kumpitan na kayo, ganun lang. Pinayagan ko na sila. Nagmamakawa yung dalawang bata na mag-computer. Gumawa ba ng assignment? Oo, gumawa sila, tapos naglaro din. Eh, ako naman kasi pagbinan, talagang hindi ko na pinapalaro. Pwera na lang talaga kung babalik yung magulang, babawiin yung lip, ililip yung ban. Yung babawiin yung sinabi na, maraming ganun eh, no? Galit na galit, tapos bukas, babalik. Ay kuya, okay na, sige pala rin. Ganun. Oo, galit na galit. Hindi ko pinta-tap nila. Pakalagay ko kayo, ganun. Tapos pinabukasan, maamong pusa. Kuya, okay na, pala rin. Ganun. Pero ako, nagigurado ko yung ate niya. Pinasulat ko. Okay? So yun, na mga Rebel, sa mga babalik tayo sa ano, topic, nagkwento lang ako, no? May experience namin kasi yun, yung sinasabi ng magulang o nanay, tatay, natutunog na ako nung ngupit yung anak nila dahil sa computer siya. Ano pinalaman namin doon? Sasabihin ko, hindi ako galit. Sabi ko, wala ko kaming ginalaman doon, nagpapalaro lang kami. Para pa sasabihin ko, tignan yung anak nyo na lang, no? Or, kung gusto nyo, sabihin ko ganito, kung gusto nyo, hindi ko na siya papalaro dito. Okay? Para wala tayong problema. Sabihin ng nanay tatay, sige, huwag nyo na palaro. Oh, hindi ko siya talaga pinapalaro. Hanggat di, hindi, ano, kasi, nangungupit eh. Masama yun, di ba? Pinalaro, nangungupit. Kumikita ka nga, magkakaroon ka naman ng problema. Maganda yung legal. No? So, pag bumalik yung player, bumalik, yung nangupit, bumalik. May ganun eh. Kuya, wala na doon ako. Kinupit, baka kinupit mo na naman. Hindi kuya, hindi ko na kinupit ko. Sabi, baong ko to, gumano. Sabi ko, o paano yun? Sabi, nung nanay mo, ano daw, bawal ka na pala kayo, dito. Hindi kuya, okay na, pinagana ako, tsaka baong ko to, iniipong ko to, gano'n. Sige, gagawa ko sulat.
nagawa ko sulat niya, tapos pipirmahin ko siya, gano'n. O kaya, sabihin ko, papuntay mo nanay mo dito, pag ayaw, pag hindi busy yung magulang, may mga ano ako, customer na iba. Witness. O, yan ha, pinilit niya akong palaruin siya. O, diba, ano, o sige kuya. O, gano'n. Yan, mga kalibili. Yan. At yun na nga ng mga kalibili. Okay. Nung, yun ang masabi mo dyan sa mga nanay o tatay magulang na nagsabing yung anak ko natutong magnakot, mangupit, nangupit dahil dyan sa computer shop niyo opisyon. Ang masabi mo? Wala kaming kanalaman dyan. Ano sasabihin mo sa nanay tatay? Ayan, sabi ko na kanina. Ah, hindi, ano mo lang, yung short, ano, drip. Short drip, yun. Iyan mo, Wala po kaming kinalaman dyan sa anak niyong nangungupit. Mm. In sariling intention po nila yan. Mm. Hindi po namin inutusan namin yan. Mm. Utusan po ba namin yan na, uy, toy, kumupit ka. Huwag mo sasabihin sa ano, para masamang tao ka. Tama, tama. Hindi namin sinasabi yun, nai. Mm. Kaya, sariling intention niya lamang yun. Kami yung, kami pa yung mamamali dahil sa anak niyong mali. Tama. Kasi, pwedeng mangupit siya, hindi lang pang computer siya, pwedeng pang gala niya rin, no? Ang Banjalibi. O, nasaktuhan lang na nahuli niya na nangupit na nasa piso net, computer shop. Di ba? Ako naman, masabi ko dyan, mga kalibili, sa mga anak lang nangupit. Sinasagot ko dyan sa magulang na wala ko kami kinalaman dyan, gaya ng sinasabi ni Nathan. Napapalaro lang kami ngayon, kung gusto nyo, hindi ko napapalaro yung anak nyo dito, at bantayan nyo, di ba? Ayun. And ayaw naman namin na yung anak nyo magnakaw dahil lang maglalaro sa amin. Okay, so yun naman ang ano, sagutin namin mga kalibili kasi nabasa ko yan eh, nakarelate ako. Okay, so hanggang dito mga kalibili, maraming salamat sa panonood. Please, like, comment, please share, please subscribe, click nyo lang yung bell button, kami. Ha! Para update kayo pong may bago upload tayong video, gusto mo yung mga kalibili, God blessing at bless, bye, oy! Ang banang headset!